It's a beautiful morning, people! So for today's vlog, magagawa tayo ng dishwashing liquid. At dahil pamahal ng pamahal yung mga bilihin, lalo na itong dishwashing liquid, so yung ginawa ko is magagawa na lang tayo para mas makamura tayo. And let's see kung pwedeng-pwede natin itong inegosyo. Wala nang pasok ngayon si Rai Sujin kasi ngayon ay mahal na araw, kaya naman ito yung ginawa naming banding. Masarap sana mag-outing at maligo sa dagat, pero Diyos ko, ang iitim na nga namin, maliligo pa kami sa dagat e pagkainit-init ng sikat ng araw, e baka naman lalo pa kami mangitim. May binigay niyang inflatable swimming pool yung amo ko nung nasa Hong Kong pa ako, pero pagkalaki-laki, hindi ko alam kung saan ko isisiit dito sa loob ng bahay namin. Hindi naman pwede sa labas at daanan ng mga sasakyan, baka mabangga pa kami habang nagsiswimming. Naboboring na din kasi kami mag-away ni Rai Sujin, kaya naggawa na lang kami ng dishwashing liquid. Tuwan-tuwa nga si Ima at hindi na raw siya gagastos ng pambili ng mga dishwashing liquid kasi talaga naman sulit na sulit to, aabot ng isang taon. Sa kada daldal ko nga dito ay malapit na palang matapos si Rai Sujin sa paggagawa ng dishwashing liquid. Kaya naman kung gusto nyo makatipid at umabot ng isang taon ng inyong mga dishwashing liquid, ilalagay ko sa comment section kung saan shop ko nabili sa Shopee. Ilalagay ko yung link. So paano nga ba gumawa ng dishwashing liquid sa bahay? Itong nabili ko nga ay premium dishwashing liquid. Oo mare, premium, premium, parang high quality ba, ganon. So yan, kinakailangan nga natin ng timba. Kahit anong kulay ay pwede. Ito nga lang kasi ang timba namin, kaya hindi na ako pwedeng mamilin kung anong kulay ng timba ang gusto ko. Gusto ko sana ay pink, pero talaga namang green lang ang meron kami dito sa bahay. So kailangan lang daw sundin ang sukat ng tubig. Lalabno daw ang mixture pag kulang o sobra ang tubig. So kinakailangan natin ng 14 liters. So magkakasunod nga na ibinuhos ni Rai Sujin yung SAF 45, bubble booster, 45 degreaser, degreasing agent, foaming agent, scented gelatin agent with antibac, moisturizer, preservative, pigment powder, at itong surfactant gaya nga ng ginagawa ni Rai Sujin dyan sa video yan habang hinahalo ko. Bubutasan lang or gugupitan ng maliit yung pinaka-plastic ng ating surfactant. At ibubuhos ito habang hinahalo para mas madaling matunaw yung mga nilagay natin. Ang lahat nga pala ng binanggit ko na ingredients para sa ating dishwashing liquid ay kasama na sa set ng ating premium dishwashing liquid once na umorder kayo. So yan, once na nalagay na natin lahat ng ingredients, haluin lamang ito ng 10 minuto. Yes, 10 minuto lang, hindi pwedeng 11 kasi pag naging 11, labis na yun. Char! So after nga nating mahalo ng 10 minuto, tatakloban natin to at ipapahinga ng 12 hours. So after 12 hours, ito na nga ang resulta. Oo, ito ang resulta. Tulog na si Rai Sujin, kaya ako na lang yung gagawa. Nakatulog na agad yung bata. Pinawasan ko nga ng konti yung tubig nito. Talaga na mga awas na to the highest level. Siguradong away na naman kami nito bukas ng umaga. Char! Dahil nga mamurahin lang yung timba namin, wala siyang taklob. Kasi kailangan talaga ng panaklob. So yung gumawa lang ako ng kahit anong panaklob, kumuha lang ako ng damit. So yan, after 12 hours nga ay ibubuhos na natin sa wakas yung ating thickener. Ayon nga sa instruction ay paunti-unting ibuhos ang thickener habang hinahalo ito ng sobrang bagal lang hanggang sa maubos at matunaw ito. Haluin lang ng haluin ng sobrang bagal, as in mabagal, para matunaw agad yung ating thickener. Char! So once na matunaw nga yung ating thickener, eh ganito ang magiging kulay niya. From clear water, eh magiging kulay puti na yung water natin, at isunod na agad natin yung ating viscosity enhancer. Kagaya nga ng thickener, eh sobrang bagal lang din natin nga haluin once na nilagay na natin itong viscosity enhancer. So pasensya na kayo kung medyo mabilis, naka-pass forward to. Basta sundin lang ang instruction, eh wala namang magiging problema. Haluin lang talaga ng sobrang bagal para mas maganda yung magiging texture ng ating mixture. At sa huli nga ay ilalagay na natin itong pigment yellow powder para siyang food color na may mabangong amoy. Habang nilalagay ko nga itong color na to at hinahalo-halo ko, amoy na amoy ko na yung bango. Amoy lemon. Lemon flavor kasi yung in-order ko. So after nga mailagay lahat ng food color, I mean hindi naman pala to food, pigment powder yellow. So after nating mailagay yon ay haluin ng haluin hanggang sa mag-combine lahat
lahat ng ingredients at maging maganda na yung ating kalalabasan. O, diba? Ang ganda ng color. Lemon na. Para talaga siyang lemon, tapos yung amoy sobrang bango, as in amoy lemon. So, yan, dahil nailagay na natin lahat ng ingredients, maghihintay ulit tayo ng 12 hours. Ire-rest natin to for 12 hours at saka natin siya isasanin sa mga bote. After 12 hours nga, ay gising na si Rai Sujin at eto na, sisimulan na namin siyang haluin ng haluin muna bago namin ilagay sa mga bote kasi yung mga bote ay nililinisan pa ni Ima para siguradong malinis yung paglalagyan. Tuwan-tuwa nga kami sa nagawa namin. Kasi para talaga siya yung mga nabibili namin dun sa palengke. Sure na sure talaga na malaking ititipid nito. Kasi nung binili ko to, nakasale yung premium dishwashing liquid, 365 pesos lang siya o diba ang mura-mura. Tapos ang dami mo pang magagawa. Sure na sure at legit na haabot to ng isang taon. Tapos apat lang naman lagi yung nililigpitan ditong plato sa amin. Tapos apat din na baso at apat na kutsara tinidor. O diba talaga nga haabot ng isang taon. Wala nga kaming magandang balde at magandang panghalo at saka maayos na mga bote. Pero pagkatapos nito ay baka bumili na rin ako ng panghalo at magandang timba at saka mga bote. Parang feeling ko, magninegosyo ako ng dishwashing liquid kasi ang laki talaga ng itutubo mo. Lahat nga ng ginagawa naming ito ay para dito lamang sa aming bahay. Pero kung may hihingi ay magbibigay naman kami at napakadami naman ito, aabot talaga ng taon. At dahil nga broadcast ko na gusto kong inegosyo to, for sure may mauuna ng magtinda nito. I mean gumawa at itinda rin. Dito lang ba sa bayan namin ang may ganon? Yung tipong pinaplano mo pa lang pero inuunahan ka na? Yung tipong may tinda ka na pero magtitinda rin ng gaya ng tinda mo? May mga tao talagang ganon. Maisingit ko lang at maipapalo ko na rin sa inyo yung page ni Rai Sujin. Meron din siyang page. Rai Sujin yung pangalan ng page niya. Gustong-gusto nga niyang mag-vlog pero dahil nga may mga basher, alam niyo na nakagawa na siya ng 2 video at pinagsabi daw sa kanya na ang corny niya. At kung ano-ano pang eme-eme. Kaya naman itong bata ay nagpahinga muna at ayaw daw muna niya at siya daw inahihiya na. May mga tao talagang ganon, no? Yung ibababa ka to the lowest level ng level nila. Sa mundo ng vlogging ay hindi mo naman talaga mapiplease ang mga taong may gusto at ayaw sa'yo. Basta masaya ka at wala kang inaapakan na tao ay go ng go lang. Charot! Ako naman ay sanay na sa basher. Kayang-kaya ko na silang ihanda. Talaga namang hindi mo malulunok lahat ng sasabihin nilang masasakit na salita laban sa'yo. Pero wala naman akong pakialam sa kung anong sasabihin nila. Bata pa nga lang ako ay napakadami ko ng basher. Hindi pa uso ang salitang basher ay nakapalibot na sila sa mundo ko. Hindi ko tuloy nagawa yung mga bagay na gusto kong gawin nung bata ako. So bago pa tayo magkalabasan ng sama ng loob dito ay maglalagay na muna kami ng dishwashing liquid dito sa mga bote. Inuulit ko lang, ito ay para sa amin. Ginawa ko ito para sa amin. Gagamitin ng nanay ko. Hindi namin ito ibebenta. Baka naman may masabi na namang iba yung mga basher diyan na hindi kemerot-kemerot yung mga bote. At dahil nakatapos na nga si Rai Sujin sa isang bote, nakialam na si Ima. Gusto din doon niyang itry kung paano magsalin ng dishwashing liquid sa bote. Itatransition ko na nga ito at napapahaba na ang kwento ko. At para matry ko rin magsalin. So yan, after Kemerot years nga ay nakatapos na kami at ito yung mga nagawa at nasalinan namin ng aming ginawang dishwashing liquid. O diba, napakasulit. Napakamura nga at napakadali lang gawin. Ang nagpapatagal nga lang ay ang resting time. Kailangan lang talaga natin maghintay ng 12 hours para naman ma-rest yung ating dishwashing liquid bago natin ikot-ikutin at ilagay sa bote. Yan lamang, tapos na. Bye-bye!